Hi guys! Ako nga po pala si Gladys Reyes from Hidihid Matnog Sorsogon. At ako naman po si Mencia Abuela from Camachiles Matnog Sorsogon. At ito ang Cesar Garaldez Vlog. Guys, panoorin niyo po sana ang video ito mula umpisa hanggang dulo. At huwag niyo po sana kalimutang mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel po ni Sir Cesar Garaldi. Thank you po! For today's video guys, ay nandito po kami ngayon sa Hidhid Matnog Sorsogon sa lugar po nila Ma'am Gladys. Magpapachinsa po kami ng puno ng nyog para po sa pagpapa-ice po ng bahay nila Ma'am Gladys. At ito po ay tulong po sa kanila ni Sir Cesar Garaldi guys. Papakita ko po sa inyo. Ayan guys, ito yung bahay nila Ma'am Gladys. Ayan. Bali, yung kusina Ma'am Gladys yan. Ito po, kusina namin, kaingan. Tsaka ito na po yung ano, kwenta, kwarto na po namin, tulugan na po namin. Hey baby. Bali, ito po yung tulugan po nila Ma'am Gladys, guys. Bali guys, ito naman po yung kwarto po ni Ma'am Gladys. Ito po yung higaan nila. Po yung mga gamit nila. Paano naman po kay Ma'am Gladys nagkakasya po dito sa tinutulugan niyo po? Ayan, kahit ano, kahit maliit lang yan, pinagkakasya na lang po namin kasi ano, wala po talaga, kailangan po talaga ipaayos na muna. Ayan. Ayan po yung higaan namin. Kahit maliit po yan, nagkakasya naman po kami dito sa kwarto namin. Tsaka lalo na pag magkakasama kami, kahit maliit lang po yan, masaya po kami dyan. Tsaka yan lang po kasi yung nakayanan ng asawa ko eh, kasi wala po siyang permanenteng trabaho. Yan lang po. Nakakatakot po pero ang hirap po pag ano, pag yung trabaho ay taga Cebu kasi ano. Mahirap po kasi ano, delikado rin. Na kinakabahan ako. Kinakabahan si Ma'am Gladys. Kasi bahay ko. Kasi alam niyo guys, puro palibot po ng puno ng nyug yung bahay nila. Ayun yung bahay nila, napaka liit. Bali, naputol na po yung isang puno ng nyog. Ayan.
Yan po yung puno ng nyug. Bali na putol yung ibang puno. Ayan guys, bali na putol na po ni Kuya yung isang puno po ng nyog. Putol na po ni Kuya Ronnie. At kasama po ni Kuya Ronnie yung dalawa niya pong anak na kanya namang helper po. Ayan nga po guys, sinusukat na po nila yung puno po ng nyog. Bago po hatiin na naman. Pagod na si Kuya Ronnie. Bali guys, si Kuya Ronnie po ay siya po yung tatay ni Sir Gerald po, na asawa ni Ma'am Gladys. Asawa niya po si Sir Gerald. Yung isa naman pong helper ay si Kuya Junry ba yun? Yan, Junry. Bali, silang pamilya lang po yung nagtutulungan sa pag-chinsaw po para po sa bahay nila Ma'am Gladys po. Ayan po, merienda po muna tayo guys. Uha na Kuya J. Nauhaw na si Kuya Ronnie. Napagod po siya sa kakaano ng ano ka ng nyog. Ayan, sige po, kain lang po. Ayan po, si Sir Ronnie po ay nagpapahinga muna kasi napagod po siya. Kumusta po, Sir Ronnie? Okay naman daw po. Ilang taon na po kayo, Sir Ronnie? 54 po. Kumusta ka po, Sir Ronnie? At kumusta na po ngayon yung kalagayan po ng bahay niyo po? Okay man. Okay daw, okay daw po. Sa balisan po kayo ngayon nakatira po? Sa Barangay Tugas. Dito rin din po sa Barangay Tugas po, no? Matnog Sir Sugon din po. Sir Ronnie, bilang taga Chinso po, masaya ka naman po ba sa trabaho mo? Para sa masaya naman ako. Pero mahirap na pero okay lang sa akin. Mahirap po pero okay lang po sa iyo. Mahirap naman po talaga yung chinsaw worker, no? Kasi delikado po. Sir Ronnie, sa trabaho mo po, sa anong part po ng trabaho mo ikaw masaya? Dito na ako masaya sa pag-chinsaw. Kasi yun na nasasanayan ko. Yun na po yung nakasanayan mo po. Dati ano ako, rescue driver, pero malis ako sa pagmamanay. Mahirap man.
Ah, dati po, isa kang tricycle driver po. Ngayon ay iniwan mo po yung pagpapasada. Si Ronnie, at sa trabaho mo po, saang part naman po yung pinakamahirap po para sa iyo? Hindi po kung ano talaga ang pinaka mahirap, kasi yan, natrabaho ko lang ganito, tapos tricycle driver, yun lang. Kaya hindi ko na ano kung alin talaga ang pinaka mahirap. Ah, sa pagchinso po, mahirap po bilang isang chinso worker po, pero kinakaya mo po. Kinakaya ko dahil sa para maiahong ko ang aking pamilya. Ayan. Tuwing may chinso po, sige lang po. Para po maibigay mo po yung pangangailangan po ng pamilya mo po. Ilan po ngayon yung anak nyo, Sir Ronnie po? Walo po lahat. Ngayon po, yung kayo lang sa bahay nyo po ay lima lang po. Sa maghapon naman po, Sir Ronnie po, magkano naman po lahat yung nakikita mo po sa pag-chichinso po? Pag nagpap, mayroon nagpapaputol, ang ting na ano ko doon, 1,000 sa maghapon. Puto lang. Ah, pag may nagpapaputol po, 1,000. Puto lang po. Yung ganun lang po yung ginawa kanina, yung parang yung tinumba lang po. Ah, ganyan din po. Inaano mo po, hinahati-hati. Pag ano, kapag ganito, iba naman ang bayaran doon. Bulpitan. Isang bulpit, 10 ang kada bulpit. Ah, so bali po yung pag-chichinso mo po, yung presyo po ng bayad, iba-iba naman po. Pag photo lang, yan lang. Iba naman ang presyo ng bulpitan. Bali, presyo ng niyog, ganito. 10 ang 1 bulpit. Kapag kayo naman, ang pinapa, 12 ang 1 bulpit. Opo. Ganyan lang. Sa ano po, Sir Ronnie, bilib po ako sa iyo kasi sa edad mo pong 54 ba yun? Sa edad mo pong 54 ay malakas ka pa at nakakayanan mo po mag-chinso. Sobrang hirap po ng trabahong yan na pag-chinso po. Mabigat po yung makina? 15 kilos po pag binuhat po. Parang katulad po ng bigas, pag binuhat mo 15 kilos, ganun po yung bigat? Ah, di kaya ko po yan. Kasi 15 kilos na. Bali po, Sir Ronnie, asan po yung asawa mo po ngayon? Nasa Tugas po. Ilang taon na po si ate? Po, 34 po. Bata pa po? Ayun, bata pa po yung mama nila, Sir Gerald, tapos yung tatay nila ay 54. Bata pa rin naman pong tingnan. Yeah, ang gwapo pa ni Sir Ronnie. Napakalakas pa po niya. Bali po, Sir Ronnie, marami naman pong nagpapa-chinso sa iyo palagi. Hindi naman po palagi, minsan-minsan lang. Kasi doon sa subat, marami naman kung may chinso.
Halimbawa po, Sir Roni, ilang araw wala pong nagpapachinso. Ano po yung ginagawa mo sa... Ah, nagkukupra ka po. Pag wala daw po, guys, ginagawa si... Ay, pag wala daw pong nagpapachinso kay Sir Roni, bali yung ginagawa niya po ay nagkukupra daw po siya. Tapos pag nagkuputol din ako ng mga tao para ma... Inuuling ko rin. Nag-uuling. Nagpuputol ka rin po ng... Kahoy para po ulingin. Tapos po, binibenta mo po yun. Meron naman po, no? Marami pong bumibili. Mahal po ngayon yung uling, di ba, Sir Roni? Oo, oh, doon sa Matlo. Pag doon sa amin, 200 lang. Bawat isang sako. Okay po, Sir Roni. Yung pag-chichinso po, ano po yan? Delikado, parang agaw buhay rin, di ba? Yung ganyang pag-chichinso. Kasi delikado po yung chinso po. Nakita nyo guys, yung chinso ni Sir Roni, napakahaba po. Tapos, delikado po pag ganyang trabaho. Pero, masasabi ko lang po sa iyo, Sir Roni, lagi ka pong mag-ingat sa pagtatrabaho mo po sa pag-chinso mo. Ingatan mo po yung sarili mo po. Ano po yun, sir? Pagputol mo ng kahoy po? Pagpulak. Ah, pinulak mo. Parang yung pulak, tinumba mo. Tumba. Naipit. Yung buglok ko. Yung pulak ko. Pag pulak ko, hindi ko na makuha. Tapos yung kahoy kung pinulak na ako. So, nata. Nadaganan na ng puno. Nadaganan ka po? Wala. Natulak ako sa kahoy. Tapos umiyak ka po. Yan po. Lagi pong magdasal, Sir Roni. Tapos, bago magtrabaho po, ingat po palagi. Para lagi po kayo gabayan ni Lord po. Ayan, Sir Roni. Thank you po. Guys, for watching, please don't forget to like, to share, and to subscribe. Thank you. God bless everyone. I'll see you next time.